The word of the Lord. Let us all rise to honor the Holy Gospel. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not defraud. Honor your father and your mother." He replied and said to him, "Teacher, all of this I have observed from my youth." Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At that statement, his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God." Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel who will not receive 100 times more now in this present age houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and eternal life in the age to come." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hello. Hi. Hi. Hello. Good evening, brothers and sisters. Good evening. Sarap at magkakasama naman tayo muli. Kita-kita ulit tayo ngayon. Friday night. Nasa 28th Sunday in Ordinary Time na po tayo. Ano kaya ang mensahe sa atin ng mga pagbasa? Yan. So, una, mga katanungan. Yan. Taas nga po kamay. Sino may gusto ng blessings? Taas ang kamay? Siyempre. Sino yung gusto yung magalak ang pamumuhay? Siyempre, no? Sino yung magkaroon ng buhay na walang hanggan? Siyempre.
Sino yung gustong mag-move on? Ah, nabawasan? Mag-move on? Nabawasan? Ano? Bakit nasama yung mag-move on na yan? No? So, how to move on? Pag-usapan natin siya habang tayo sa gabing ito. Sa gospel po natin, yung isang lalaki, rich man siya, no? Mayaman siya, tinanong niya kay Jesus, "What must I do to inherit eternal life?" Tinawag niya si Jesus na good teacher. At ibig sabihin, talagang maraming tinuturong tama at maganda si Jesus Christ. Good teacher. Diba mga brothers and sisters na junior kids, kapag magaling ang teacher, tuwan-tuwa tayo, natututo tayo sa kanila. Amen? Yeah, no? So anong turo ni Jesus? Commandments, the Ten Commandments. Yung unang binanggit ni Jesus, yung commandments na patungkol sa tao. Hindi niya binanggit yung tungkol sa Diyos, pero ang talagang pinapatungkol niya sa lalaki na mayaman na ito, love God above all, unang-una, and love your neighbor. Pero may karugtong po yun. Sabi niya sa lalaki, ipagbili mo lahat ng ari-arian mo at ibigay sa mahirap. Madali, mahirap. Mahirap siguro po, no? Pero sabi po ni Jesus, kapag nagawa natin ito, magkakaroon tayo ng kayamanan sa langit, treasures in heaven. At kapag ating ibinigay ang lahat-lahat para kay Jesus, sa Ebanghelyo, sa mabuting balita, anong darating sa atin? Hundredfold blessings at joy. Ito yung sabi ni Jesus na at the present age, ngayon pa lang, magkakaroon ka na ng hundredfold blessings at magagalak ka na. At sa pagdating ng panahon, eternal life. Sa next slide, sabi natin, imposible, pero hindi ba? God has the way, God has all the riches we can imagine, and si God ang ating Father. Siya ang ating Ama. Kung Ama natin ang Diyos, ano pa nga hanapin natin? Pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakamabuti sa lahat, pinakamapagmahal sa lahat. Napakasarap bitbitin. At yung imposibleng paraan patungo sa kanyang kaharian, siya rin ang nagbigay ng daan na ito. Tingnan natin ang una pagbasa. Nung maging hari si Solomon, nag-iisip siya, ano kayang dadasal ko para maging mabuti akong hari ng Israel? Hindi siya nagdasal na magkaroon siya ng makapangyarihang army, mga sundalo, hindi. Mga magagandang alalay, hindi. Kayamanan, hindi. Ang hiningi niya ay karunungan, wisdom. At natuwa ang Diyos sa kanya. Kaya nga't ibinigay naman, maliban sa wisdom, ibinigay ng Diyos sa kanya, ang lahat-lahat, sabi nga, all good things came together. Nagkaroon siya ng countless blessings, hindi mabilang ang blessings. Bumalik sa lahat yung kanyang hindi hiningi, binigay rin sa kanya. Gusto ba natin mangyari ganun sa atin? Amen, ano? Amen. At pero para saan ba yung wisdom? Kay Solomon, siguro nga, para sa kanyang paghahari, para sa atin, ang wisdom ay para magamit natin patungo sa eternal life. Eternal life. So sa gospel, Jesus is the way, siya ang good teacher, first reading, wisdom. Sa second reading, brothers and sisters, ang pinag-uusapan dito ay ang salita ng Diyos, Word of God. Buhay, mabisa, matalas, nakikita ang lahat. Pero sa bandang hulihan, meron din siyang judgment. Word of God. Tuwing Linggo, naririnig natin sa Misa. Tuwing Biyernes, binabasa rin natin. Pinag-aaralan natin. Pag nag-Bible study tayo, naririnig natin, pinag-aaralan natin. Word of God. Kapag ating inaral sa salita ng Diyos, anong ibibigay sa atin? Wisdom. At ang wisdom na ito, ang mag-uutos sa atin upang sundin ang ating Panginoong Hesukristo.
patungo sa ating